Hindi. Content creator. Ay, hindi. Wala naman. Wala naman. Yun naman. Sabi ko lang, like, ganun lang ako sa social media, pero family man tayo. Alam mo yun, no? Kala mo naman. Actually, sorry to inject there, no? Parang naging advantage ba yun na taken ka na nung umusbong yung karera mo? Kasi, di ba usually yung iba magpapaalaga? Alam mo yung mga ganun, di ba? Hindi. Siguro, ano, parang kasi nung time namin na hashtag, ako ni umiwas sa parang ibibigay ko na kailang Makoy, kila Ronnie, yung pagpapakit kila Jameson, yung mga post na muka, mga character. Iniba ko na. Hindi ko, ayoko na magpakyut. Siguro yung character ko kung ano ko, ano, tag dito, maloko ko sa social media, pati pananamit ko, kilos ko, bargas. Yun na ako para hindi ko na ikupit kompetensya sila. Naging ano, okay. Kasi naging naalala ako ng tao pag nagsishow kami. Ay, yung Nico, yung loko-loko. Diba? So, ah, ito na ako. I-maintain ko na. Hindi na ako makikipagsabayang kay Laroni. Parang nahanap mo yung niche mo. Mm-hmm. Na hanggang ngayon, na, hindi ako nahihirapan kasi hindi ako nagpe-pretend. Even sa mga captions sa social media, mga video ko, hindi ako nagpe-pretend. Walang nag-feed sa akin kasi ako talaga yon. Dumating ba yung time na parang, kasi diba, syempre lahat kayo sa hashtag, sabay-sabay kayo. Opo. May iba, mas maraming work sa iba. May time ba na parang sumaklolo ka rin sa mga kaibigan mo or nagkakumparahan kayo ng ano ng yung mga project? Ay, yun nga, sabi ko, nagpapasalamat ako. Hindi ako inaandara ng inggit. Aminin ko, naiinggit ako in a good way. For example, ay, ang ganda ng bagong sports car ni ganito, bahay niya. Na, naiinggit ako na na-inspire ako. Ganun ko. Hanggang ngayon. Kaya hindi ko pinipressure eh. Hindi ako nagko-compete ng ipon, ng napupundar. Kasi magaganon lang ako eh. Makukurong-kurong lang ako eh. Kaya ang ginagawa ko, lahat ng income ko, pinapahawa ko sa partner ko. Hindi ko na binibilang. Pangit eh. Parang, para sa akin ah, hindi siya nakakatulong. Pero, actually, maganda nga yung mga pinupost mo kasi pati yung misis mo, ano, no, pag, if you, they follow you online, makikita nila how kumbaga talagang kinakarinyo mo siya, pati yung anak nyo, di ba? Na, pag kinausap ka kasi, di ba, you wouldn't know na ganun ka pala, father figure ka pala talaga, na ano, saan mo nakuha yun? Was your dad also like that? Ah, hindi, kasi lumaki ako na sa mga lolo-lola eh, kasi puro nasa ibang bansa sila. Ewan ko, siguro sa akin na mapagmahal sa kanila. Lalo na na sa bahay, tatatlo lang naman kami, di ba? So, normal na lumalabas. Pero sa trabaho, parang hindi ako tatay-tatay, parang isip bata eh, na ewan ko, ngaharot ko, di ba? Hindi ka na-tempt sa showbiz, dun sa mga tukso? Na-tempt? Mahirap kumamin eh. Mahirap din. Hindi talaga. Hindi. Hindi, wala po talaga. Wala. Chika lang yun. Wala talaga. Wala talaga. Saka, sabi nga sa'yo, yung partner ko, kilala din. Kasi syempre, kapag lumalabas ako, kasama ko yan eh. Ang tawag nga sa kanya, ate. Sila Barbie Imperial, sila Lois, sa tawag dyan, ate, ate. Kasi parang hinga nila ng advice. Diba? Na-box out ka na kasi. Na-box out na. Pero oh. Hindi, pero alam mo, nagsisimula kayo sa'yo kasi imagine mo, umere na yung Cordapia last Saturday. Oh, di ba? I mean, simula na ng, etas parang good move pala yung Viva mo, no? Sunod-sunod yung project. Oo, oh. Thank you kay Tita Becky na pinasok niya ako sa Viva. Sunod-sunod 2023. Kaya may naka-line up din po talaga. So, mas lalo ko nang gigigil na ano, magpaganda ng katawan, mukha. Siyempre, importante yung physical appearance. And then, no, i-improve pa yung, ano, yung sa acting, workshop. Kasi eto na, sayang eh. Paano kung next year, wala nang chance, di ba? So, buhos ako ngayon taon talaga. Hindi kaya mag-sense sa yung ibang Viva artist na mas nauna sa ano dito sa Viva. Oo nga! Ikaw sunod-sunod na! Ay, hindi ko. Marami din naman talaga. Sa totoo lang, ang lakas ng Viva mag-produce eh. Nang halos lahat na bibigyan na work sa Viva Max, sa Viva Prime, magkakaroon ng Viva Prime. And then, pagka sa mga cinema, puro Viva yung nagpo-produce halos talaga. Ang daming trabaho po sa Viva. Mm-hmm. Mm-hmm. Ano yung latest investment mo? Paano? Latest investment. Business. Ay, talaga? Anong negosyo mo ngayon? Yung Bloom Project and Sapuski na si wife ko yung nagahawak. Sila ni Lois at saka ni Javi. Oo, nag-collab sila. Sila, co-partners. Tatlo sila yung CEO. Siyempre, nungkot namin. Kasi sabi ko kay partner, ayoko na mag-business kasi nakaka-apat na akong business. Lahat walang kinita. Anong mga negosyo yun? Restaurant, bar, nag-i-invest ako ganyan, call center na nagtayo pa kami. Wow! Sa Bulacan na walang nangyari. So parang, sabi ko, malas siguro talaga ako sa business. Or, ganun talaga, natatalo daw. So, tinigil ko muna. Tapos parang sabi niya, bigyan ko siya ng chance, siya naman daw. So, sige, nagpasok kami ng pera. At ang maganda dun, ang mga naging kapartner niya, si Lois at saka si Jack. Na talagang okay, tutok maganda din. Ngayon, maganda.
Wow, that's nice. And kailan nag-start to? Wala pa tong 1 year. Pero ang dami na nilang mga distributor all over the Philippines talaga. Kung baga, nag-umpisa lang to sa plano lang. Ano kaya maganda nating business? So, yun ang maganda sa pricing. Baka mamaya maging house husband ka na. Road to house husband na ito. Kasi pa-CEO, CEO na sila, okay, diba? Ang goal ko, makipag-ano muna sa battle of the CEO. Ano, eh, baka ikaw ba ilulundag papasok ng ano? Araneta? Hindi, sabi ko huwag siyang sasali sa ganun. Hindi, ayaw din naman nila. Pero, paluki. Masaya ako na may pinaglilibangan din siya talaga. Siyempre, masaya. Hindi lang dahil lagi sa income, yung masaya siya dahil alam niya na may career siyang ginagawa. Mm-hmm. Suporta yun eh, di ba? Napakita mo. Pero alam mo na bang, parang ego na kung sakaling mas lumaki ang nila niya kasi sa inyo, parang di ba nga, as one kami? O di ba, di ba? As one kami. Kung ano pera niya, pera ko. Ano kinikita ko, pera niya. Hindi na maganda sa amin, teamwork. Hindi kami nagtataguan ng yung nag-iipit ng pera sa wallet. Extra money din. Hindi ganun. As one kami talaga. Ngayon na umere na pala yung Cordapia, balikan lang natin. Ano yung mga natutunan mo bilang isang nuvo sa Cordapia? Ano pa yung aabangan namin sa role mo? Kumbaga, siyempre sa 4-pick ako lalabas. Natutuwa ako lalo si Yasi kapag pinupuri niya ako na sabi niya sa akin, sobrang nakakatawa ka, ang dami mong baon. Kinikilig ako pag pinupuri ako ng gano'n ni Yasi. Siguro dito yung natutunan ko na kahit anong pagyaman mo, kapag ka, nagpe-pretend ka na pina-flex mo, napapansin niya na ibang tao, so dapat mas maganda, ang totoong mayaman, hindi mo kailangan i-flex yan, makikita ng tao yan. Wow, quiet. Baka born to be ano ka. Ayun, hindi old rich. Wow. Oo nga. O, diba? Taga New Manila. Pero sir, nasabi ko kasi gila parang close kayo nila, Romy at Loisa. Sino bang kami kapag ng problema? Nagko-confide. Ganun. Kampihan yan. Yung mga babae, for example, nag-away kami. Yung wife ko, aayahin sila Loisa Jackie mag-wine. Siyempre, ang aayahin ko naman sila Tom, kwentuhan kami. Para kayo yung kuyat, ate. Ng grupo. Oo. Kasi eh, parang kayo yung so, eh. Kayo yung ano, mas stable, kumbaga. May experience, mas may edad sa kanila, ganun. Naalala ko nga, anong binigay mo dati na ano advice kay Makoy, tsaka Elise? Alam ko, sumali ka doon, nag-post ka rin nung parang Elise noon eh. Anong mga binibigay mong advice sa kanila? Kami, nagkita kami ni Makoy. Sa totoo lang, nung nagkita kami ni Makoy sa Bingo Plus, sabi, nangyayari talaga sa mag-asawa yung away. Wala. Niyakap ko na lang siya. Ganun ang lalaki pala, no? Na parang less talk na lang. Nung kita kami sa malayo, yakap lang kami na matagal. Kasi alam ko kasi na okay na sila, eh. Diba? So hindi ko na kailangan tanungin kung sino ba talaga may kasalanan. Ang importante, happy ako dahil okay na sila. Oh, that's nice.